wasak talaga ang relasyon nyo kung ginagawa nyo to. Relationship Killers Part 2. Una, nag-iipon ng galit at naka-score. Guilty ka? O guilty ka? Well, marami kayong guilty dito dahil pangkaraniwan na ang ganitong ugali. At may linyahan pang isang-isa na lang talaga, bibingo ka na sa akin. Nagtatago ng score at pag dumating ang oras na yon, yun na yun, sabong na. Imbis na pinag-usapan nung na-encounter ang problema, nagtago ng scoreboard. Pangalawa, lambingang naglaho at tuloy-tuloy naglalaho. Kapag naglalambing ang isa, binablock. Alam naman niyang naglalambing ang isa. Nung napahiya na, wala na, hindi na inulit. Hindi na ginawa. Ever. Na-imagine mo na ba ang relasyong walang lambingan? Baka kayo yan. Pangatlo, ako ang lalaki, ako ang masusunod. Ito na yata ang pinaka-selfish na linya na narinig ko. At ang masama, lumalabas ang ganito kapag kailangan niyang manalo sa isang diskusyon. Para sa akin, pag-usapan na walang dapat ganyan sa inyong relasyon. Parehas kayo, dapat na may say sa lahat ng desisyon. Pangapat, mga bagay na wala ka ng tiwala. Aminin natin, may mga pagkakamali sa inyong relasyon na kailangang patawarin o bigyan ng space, lalo na kung matagal na yon at nakikita mo naman ang pagbabago niya. Kung talaga namang may galit ka pa at naaalala mo pa ang kasalanan niya, huwag mo munang patawarin para makita at maramdaman niya ang pagkakamali niya. Panglima, relasyong walang Diyos. Sabihin ko sa inyo, hindi nyo kaya ng mag-isa yan. I mean, hindi nyo kaya ng dalawa lang kayo dyan. May mga ibinibigay o namimit kayong mga problema na mas mabigat pa, mas malaki pa sa relasyon ninyo. Kailangan nyo ang guidance at blessings ng Diyos. Proteksyon niya at pagtatanggol niya. Ang relasyong walang Diyos ay relasyong walang nag-aalaga. Sabi nga sa 1 John 4:18-19, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because he first loved us. Thanks for watching. Paki-like and share ang video na napanood mo para mas maraming matulungan ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa. And don't forget to like and follow my page, Dennis Antenor Jr. Certified. Thank you and God bless.